And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus. May sabay. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Ay, patuloy dito, Lord, para malaman ang inyong kalooban at magstay, para magstay. At maraming salamat po, kanakating na kami doon, but actually, yung dahil pa namin dapat gawin. But at least, Panginoon, yung mga napagkatiwalaan sa amin, at least nakita namin, naligtas kami. At kayo po'y nilalagay nyo sa isang maayos na congregation, ay church. I pray na ito po'y aming hindi baliwalain. Kundi Lord ay pagpasalamat at kami po yung mag-stay Panginoon sa inyong kalooban, sa church, sa fellowship, nalangin at mga bagay na ito, Lord. So kayo pong pala naming mensahe ngayong hapon, kayo pong mga alwalati. In Jesus name we pray. Amen. Nakakaupo na po. Sige po, medyo mahaba pa po ito. Hindi ko natansya kanina. Tingin ang tingin. Ewan kung late na rin pala tayo nag-start, no? Kaya this time, again, magandang hapon po sa lahat. Title po nito, part 2 na po ng Hold Fast, That Which Is Good. Hold Fast, ibig sabihin, manangan at mahigpit. Okay? Pag nalaman nyo na yung mabuti, huwag nyo na nga alisan. Kasi wala namang mabuti, lalo pag galing sa Diyos na, hey, okay lang na hindi ako ganyan. For example, kung ano man yan. Walang ganun. Kasi, ano nang sanlibutan po yan, kung mabuti yan sa Diyos yan, hindi yan inaalisa. For example, nag-asawa ka ng maayos. Maayos kami dati, pero ngayon, nag-iba na yung isip ko, iba na yung mga needs namin, mga ganyan pa yun. Okay, manood ng mga ano, showbiz. Diyan kayo magtututo magsinungaling sa sarili nyo, tsaka therefore sa ibang tao. Okay? Ngayon, kanina umaga po, tinignan natin yung mga mabuting bagay. Marami po yan sa Diyos patungkol lahat. Okay? Siya po'y mabuti, siya ay totoo. Sa Israel, sa time natin of course, sa mga anak niya, at doon sa mga puro ang puso. Ganun din naman po sa mga pag nagtiwala ka sa kanya, lumapit ka sa kanya, siya ay mabuti. Lumapit ka sa kanya, ilapit mo yung sarili mo sa kanya. Amen? Sa case ng mga magulang, mga anak natin, nilapit natin, tsaka mga mahal natin sa buhay, sa kanya. Nakita rin natin na wala siyang i-withhold sa atin na mabuti. And therefore, ikaw na yung mag-. Lahat pala, pwede niya ibigay. Kung kailangan mo, talagang kailangan mo, sa'yo yan. Okay? Pag hindi binigay sa'yo, di hindi sa'yo, pero pwede nga pa sa'yo. Kung again, kung alam niya na may namakabuti sa'yo eh. So, ang ganda ng ganun pag ganun attitude mo, no, hindi ka nagpag-away para sa pera, sa atensyon, o yung kasikatan. And then, kanyang spirit ay mabuti, yun ang maglilid sa atin. Amen? Pag may ibang naglilid na sa'yo, katulad sa mga naalala ko lang ngayon, is kahit mga pastor minsan, pag alam nilang mali sila, deep inside, takot yan eh. So, ganun din tayo. At magiging ganun tayo nga pag may something tayong kung anong area ng buhay natin ay hindi tayo tama. So, malaman natin na hindi yun mabuti and therefore, hindi dapat tayo tumagal doon. Huwag tayo tumambay, sabi nga ni Bud. And then, nakita rin natin sa Proverbs naman, favor and good understanding ang meron sa Panginoon. So, even sa sinabi nila actually sa Ecclesiastes, kung alala nyo doon, yung study daw is parang nakakaasar yan, parang nakakapagod, sabi doon. Pero kung patungkol sa Panginoon, hindi nakakapagod yan. Mag-relate-relate yan. And therefore, hindi yan boring. Okay? Ayun, boring ganina. At, yun. Natabi na ginatay yung ibang bagay pa na maganda. So, this time, paano tayo nga mananatili? So, aralin mo, sabi sa verse 2, no perfectly even sa topic na katulad ng end times nga, pwede mong alamin yan at inalam na nga natin at babalikan pa natin yan sa ibang pagkakataon, again kung tayo lagi yan dito sa iba na hindi masyadong narito, mabalik-balikan naman natin yan, makinig ka lang at makakasunod ka. Number one, study. Number two, always be alert and ready, kasi minsan ay
yun nga, yung alala ko lagi sa sakyan, minsan, kakabahan ako, dinadala na lang sa panalangin. Di mo alam kung ano nung maisira na naman. Baka, minsan, ini-imagine ko na siguro yung mga maganda sa sakyan. Yung sakyan kasi, parang, minsan pag ginaganyan mo, hindi agad sumusunod eh. E pag mabilis na yung takbo, di mo alam kung baka, alam mo na, di ba pag niyanto ka, parang nag-jerk yung ano. E paano kung napaganong ka, di ba? Sa bilis. So kaya nung isa, yun nga, alert ka dapat. Ganun din tayo. Alam nyo, pag nasa ministry tayo, itong batid, salamat, iba, mabilis matuto. Yung iba, hindi. Pero yan, pag mabilis-bilis ka na, na talagang mayroon ka ng ano, kilala ka na bilang brother, ganyan-ganyan. Diba? Huwag yung mga bago, hindi naman ganun tawag. Pero minsan, dyan, natututo ka na. Bumibilis din yung takbo ng ano mo, sa ministry. So maingat ka rin. Amen. Always be alert. Amen. Pag nasanay ka na ng binupuri ka, ang galing mo sa ganyan, galing mo sa ganyan. Siguro mga pastor Paul, ganun na yung mga sinasa, ganun na yung mga naririnig mo. Eh, hindi ka nag-iingat. Okay? So, huwag ganun. So, dyan ka na sa mabuting kalagayan, eh, siguro doon mo mananatili ka dyan. Amen? Huwag ka tutulog-tulog, huwag kang lalasing-lasing. Okay? Ano na, may lasing dun eh. Diba? Isa pag ganun, ayaw mo nang sharean. Ganun yan. Spiritual eh, ganun din tayo minsan. Sa halip na kunwari, bubuhos ko na yung ano dito, pagpapala. Amen? Sa Panginoon yan ha. Pero minsan, so iba, nakita ko, di narinig, parang di interesado. Huwag na nga lang, sige, tapusin na natin. Uwi na tayo. Minsan, ganun yan eh. Kaya, always be alert and ready. Then, pangatlo, ito tayo mag-umpisa ulit or papatuloy, no? Number 2, sabi siya sa verse 9, for God had not appointed us to wrath but to obtain salvation of the Lord. So again, end times ang inaanong ito, tsaka sa present nila. So hindi tayo gusto ng Diyos na tayo yung sample ng galit niya. Amen? So minsan pinapalo tayo, pero hindi yung tipong bubuhos niya. So ba't anong kabaligtaran nun? Kaligtasan. So kaya number 3, paano tayo magstay sa kalooban ng Diyos? So una, aralin mo, no, perfectly, maging alert, pero siguraduhin mo ligtas ka. Okay, yan, malakas ang baptist dyan. Kasi sinabi din ni Peter yan, sinabi ni Paul yan, pag may alanganin ka dyan, nagkasala ka ngayon, tapos gagatungan ka pa ni Satanas, eh, ginawa mo yun, yan, naka ng Diyos, ha? Eh, hiyang-hiya ka na ngayon. Tapos baka may kapatid pa tayo dito, alam mo na nga nadapa. Alam mo, nakita mo na, okay, sige, ano gagawin natin ngayon? Panalangin mo. Kung may kailangan malaman si pastor para maalalayan, sabihin mo sa pastor, hindi ikaw yung ano, magmamarunong ka dyan. Babanata mo hanggang parang spiritually, parang tinadyakan mo na nang hindi na makabangon. Marami sa ating ganun, na salamat na sa Panginoon, nakabangon kasi nga, inalalayan. Amen? Tandaan nyo yan, ha? Ngayon, kung ikaw yung nasa ganung kalagayan, eh ang alamin mo, siguraduhin mo, ligtas ka. Kasi pag nagduda ka na at sa matagal na panahon, ligtas ba ako? Parang hindi naman. Paano ka mag-stay sa kalooban ng Diyos ngayon? Mahirap ang ano kasi magdududa ka na eh. Hindi naman pala ako naligtas, naloko naman pala ako eh. Yung panluloko pala nangyari dito, dito ka naligtas, dito ka niloko, pwede ka pang bumalik sa Panginoon, kaso dito ka naloko, anong nangyari? So, sa halip na pwede ka nang bumalik sa Panginoon, eh, naloko ka banda dito, ayaw mo nang bumalik, hindi ka na nag-stay, nakarating ka doon ng for how many years, for example, katulad ng mga sinasolve natin, nakakausap natin, ganun lagi kwento. Kasi ang labanan po, hindi lang maligtas, pag naligtas ka na, salamat. Ang naipaglaban dyan, yung soul winner, hindi nga ikaw eh. Tsaka ikaw, nag-decide ka rin ng tama, okay, tinanggap ang Panginoon. Pero after noon, ano na, paglaban mo na mag-stay ka nga sa kalooban ng Diyos. At yung ibang kalooban ng Diyos sa'yo, ma-attain mo rin. Ngayon, kung doon ka na, mag-stay. At isa yan, dapat, yung kaligtasan, huwag mo itatouch yan. Sigurado na yan sa Panginoon. Amen? Ngayon, kung talagang di kaligtas, di ano. Ang tanong, okay? Baka, ikaw makakalam kasi yun eh, at ng Panginoon. So ngayon, yung iba kasi, hindi na, katulad sa atin dito, sino bang, lahat ba nakakausap ko dito talaga para follow up? For example, eh minsan dito lang. Diba si Kenneth? Ligtas ba si Kenneth?
Ganun lang minsan tayo eh. Ganun lang, yun lang talaga minsan. Ano ba yung... Hingi na yun. Sa atin ba yun? Aircon yan ito. Okay. Sige, iisin natin yan. Okay, so yun lang yun. Ganun lang ka-simple yun. Pero malaking bagay yan. Pag nagduda ka na, pinagduda ka ng kalaban, wala na. So ngayon tayo, pag nag-follow up tayo sa iba, huwag mong polki sa ibang church sa Labilong, huwag mong, hindi ka na mata ligtas eh. Siguro doon mo, tulungan mo siya. Kung ligtas siya, ligtas siya. Hindi yan parang pinapain na, masami parang maligtas ka. Hindi ganun. Tandaan nyo rin yun ha. Pero yun, kung ikaw naman yung andyan, sa kalagayan na yan, nagda-doubt ka, naloko ka, at di ka makapagpatuloy kasi nga, lalo na pag yung kasalanan mo ay alam na alam, wala sa church. Alam nyo ba, si ganyan, ay ganyan, ako parang ayaw mo nang pumunta doon, di ba? Pwede, nagsabi pala dito, may binubuli daw kayo. O, ngayon, nangihina yun ngayon kasi binubuli daw ng iba dito. Anong gagawin na natin ngayon doon? Sino pinapahirapan nyo ngayon? Ibang tao. Ngayon kung ako, malakas din ako makasal dati, pigil-pigilan nyo. Men, tingnan nyo yung consequence sa buhay ng ibang tao. Okay, so yan. Sa pagkaligtasan, kung nagdududa ka, do something about it. Magtanong. At never kayong ano, ay hindi na ako atin dahil, ano yun, lalo kang mapahamak doon. Amen? So, ang pinakakailangan yung kausapin, yung pastor. Okay? Kasi yung kapatid, makakatulong naman yan, pero kung gusto mo, seryoso ka sa pananampalataya mo eh. Nagdududa ka, so parang di ako ligtas. Sabi mo sa pastor mo. Amen? Patuloy tayo. So, yun na. Importante yun, pero very basic yun. Patuloy tayo. Number four, paano tayo mag- makapag-stay sa kalooban ng Diyos? Number one, alamin nyo kung paano gawin. Then be alert and make sure your salvation. And then, sabi din sa verse 9, ano pa? Sa 11. May sinabi dito, so wherefore comfort yourselves together and edify one another even as also you do. At Tagalog, ipalakasin nyo yung sarili nyo sa isa't isa. Okay? At magpalakasan kayo. Ganun din yun. Ibang comfort and edify. So, ginagawa na rin naman nila. Sabi rin dito sa verse 26, greet all the brethren with an holy kiss. Okay, di yung kiss na, no? Alam niyo yung isip niya. Obviously, kaya nga sinabing holy kiss, walang, ano yan, Malaysia ang tawag natin sa, ano yun, no? Sabihin, no? Ano yung sabihin niya sa atin? Paano ka manatili sa kalooban ng Diyos? Huwag kang absent. Ganun lang kasimple yun. Pag umabsent ka, ano na, so nagkulang ka na dito sa fellowship. Kasi ang isipin mo, umabsent ako ng isa pa. Kasi wala na, masanay ka na yan. Kung nakaisa ka, pinalo up ka, anong gagawin mo? Huwag ka na umabsent. Fellowship sabi dyan, di ba? Ganun sinabi dito, wherefore comfort yourselves together. Hindi sinabi dyan, comfort yourself. Diba? Yourselves yan. Plural. I'm sure kaya mong encourage sa sarili mo, pero mahirap. Men, alala nyo yung meme, dapat andito yun. Like, yung humihiwalay na, no? Hinahabol siya naman, no? Hindi ko kailangan ng church. Hahabulin ka lang sa taras dyan. Alam mo, huwag ka magmamayabang, malakas ka. Hindi ganun. Yan ang talagang time at place na makapahama ka pag nagsosolo ka na. Amen? Amen? Amen! Sino malakas loob? Kaya ko yan, Pastor. Eh, subukan natin. Pastor, hindi ako absent. Hindi ako atin na isang taon. Tingnan ko kung backslide ako. Backslide ka na nga eh. Ngayon pa lang, iyabang mo eh. Di mo nga kaya. Amen? Amen. Kahit sino ka pa. So, fellowship, number four, fellowship with believers to stay strong. Yun ang paraan. Walang paraan sa buhay ng Kristiyano na mag-iisa ka, tapos manatili ka sa undi, sigurado, bagsak agad dyan. Basta may kilala ako, di na mo bumagsak eh. Ano mong itutukoy mong pagbagsak? Hindi po ang pagbagsak, gano'n lang, bush, wala na. Minsan yung pagbagsak, gagano'n muna yan. Okay, yung background, ito ka, yung
Like when you stay, di ba? Ito yung tamang daan, diretso. Pag medyo sumalungat ka na, medyo kulang na, di ba? I mean, mas mabilis kung diretso talaga. E lalo pag bumalik ka pa. Sabi mo, ang hirap naman, layo naman. Eh, kasi bumalik ka eh. Sa mali eh. Kaya magpalakas ka, kasama yung mga kapatid. Eh, basta binobowling nga ako. Sabi mo sa akin! Ano ba yan? Yung iyong sa iba, hindi kayong papartisipate. Ibig sabihin, baka may mali ka kasi, kaya ikaw rin yung, iba, yung magsabi sa iba, yung magsabi sa pastor. Ay, pastor. Oh. O, paano na? Sino na may ano ngayon yan? Paano ka mo gustong tulungan ka? Sabi ka, hindi ako pwedeng maging ano dito sa inyo, bias, kasi nga, ako yung mag alam ko lahat kayo, problema ko eh. So, hindi ako gagawa ng sarili kong problema. So, pag nagsabi kayo, baka may kailangan akong malaman, o di okay. Kaya hindi nyo kailangan makipag-appointment sa akin, text nyo lang ako eh, call. Diba? Hindi mahirap yan. Okay? At kasama dyan po yung kanina, nag-pray tayo, amen? So, maganda yung ganun eh. So, kaya sabi rin sa verse 25, tingnan nyo. Si ano na to ha? Sino ito nagsasalita dito? Si Paul. Malakas na yan, pero nung humingi pa siya ng panalangin. Sabi sa 23, ganun din. Sabi dyan, I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless. Importante ang panalangin. At paano ka mananalangin? Kung ikaw lang, okay naman yung kaso maganda may nananalangin sa'yo, di ba? Paano na malamang kung ano mapanalangin sa'yo? Di ka nagpapakita. Kala nila, napano ka na? Nasaan na po si ganyan? Nako, hindi na alam. Gano'n ba kahirap pumunta sa church? Kaya nga tayo, sinusundo natin yung kailangang sunduin. Para wala na talagang, ano, sabihin, inaalala yan. No? So maganda yung ano ni Kuya Jun dati. Gusto nyo, share natin yung ano kasi, sunduin. Pero hanggat di nila kaya, di ba? Sunduin natin. Okay, so number four, fellowship with other believers, doon ka lalakas, doon ka mananatili na sa kalooban ng Diyos. Number five, paano ka ba mag-stay? Oh? Nag-pray ka na, nag-fellowship ka na, ligtas ka naman na, alert ka naman sa palagay mo, at inaaral mo hanggat kaya mong aralin. Sabi dito sa 12, mapansin nyo dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and over you in the Lord and admonish you. Sa Tagalog, mga kapatid, kilalanin nyo yung mga nagpapagal sa inyo. Sino yung nagpapagal? Ano ba yung nagpapagal? Nagtatrabaho? Ano yung, sino ba yun? Ha? Ano bang gawain natin dito para mapalapit tayo sa Diyos? Diba? Wala ba nagtatrabaho para mangyari yun o meron? Parang wala, pastor. Aralin mo nga. Kaya nga sabi dyan, know them. Bakit ba may church dito? Bakit may ganyan? Bakit may ganito? Bakit may pagkain tayo kanina? Bakit? Basta, ewan ko. Alamin mo. Baka makatulong ka rin. Amen? At, sabi dyan, no? Specialist na basto, tama, no? And over you in the Lord. Ano yung sabihin nun? So, hindi naman tayo masyadong maraming hierarchy dito, eh. Basta, Panginoon, ang head ng church, and then yung kanyang under-shepherd, yung pastor, yun na yun. So, ngayon, iba, na-appoint minsan na taga, salamat ka rin na may nag-practice, di ba? Hindi ko na kaya yan, eh. So, dati, ako yung nag-practice sa choir. Salamat, may nag-practice. Kung sino yung over sa'yo, pinagkatiwala sa inyo, eh, mas magaling naman siya doon sa ngayon, o. Oh. Sabi dyan, kilalanin siya. Hindi lang kilalanin na si ano yun, si Kuya DM yun. Ibig sabihin, alamin mo yung ginagawa niya, bakit, paano. Dahil next time, ikaw naman yun. Amen. Tsaka hindi mo siya asarin, kasi alam mo na hindi nga madali. Amen? At alam niyo rin, ganito yan. Patuloy ka kanina, may nagasalita na dito, may maingay pa. Okay? Kung may gala kayo kayo basto, tapos yung isa, wala. Itong alamin nyo. Pag naasal yung isa sa inyo, maasal din si basto. Amen? Kilalanin nyo, alamin nyo. Kung sino yung pinagkatiwala ng Diyos para naman sa inyo. Yung sinasabi doon. At pag alam mo yan, ano, lalakas ka. Hindi ka mawawala sa church. Hindi ka mawawala sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, iniisip mo pa lang yung pinagdadaanan ng mga naglilingkod sa Diyos, nahihiya ka na eh. Alam mo yun. Ngayon, yung iba nga, parang wala pang kaalam-alam, eh wala. Kaya nga sinasabi doon, number five, alamin mo.
Okay, number 5 po natin. Take the lead of matured Christian. Godly leaders. Pag nakita mong godly yan, pag sinabi sa English kasi take the lead, ibig sabihin, ay, nangunguna siya, susunod ako. Okay? Ganun yun. Eh, kahit pastor ka pa, mayroon pa rin mga nagli-lead. Alam niyo po ba yun? Kahit tayo, mga independent, fundamental Baptist, may nagli-lead pa rin sa atin, kaya minsan tinitingnan ko, ayun, ganun yung ginawa nila, gayahin natin. Hindi masama yun. Okay? Ay, hindi maganda yung nangyari sa kanila, huwag natin gayahin. Pwede ka mag-lead by means of example, sasabi nga nila lagi, di ba? So, take number 5, take the lead of matured, godly Christian leaders. Tingnan mo yung ginagawa nila. Kung maganda yon, aminin mo, maganda yung ginawa nila, di sundan mo kung ano yung magagawa mo. Pag ganyan po ay talagang hindi ka mawawala kasi baka may mga bagay na hindi ka pa kaya at mas magaling talaga sa kanya, tapos titik mo yung lead nila, edi lalo kang lalapit ng lalapit sa Diyos. At hindi ka mawawala sa kalooban ng Diyos. Amen? At specially, sino ba yung pinaka-leader natin? May nabanggit kasi dito, yun. Ang sabi dyan, quench not the spirit. Alam nyo ba yung spirito ng Diyos? Minsan, na ano natin yan eh. Pwede natin, alam mo na, yan siya pwede patayin, pero pwede mo siyang quench kasi is parang tinutukoy dyan na parang nag-aapoy. Pag sinabing quench, ano yan? Ang buhusan mo ng malamig na tubig. Paano mo gagawin yun sa Holy Spirit? Okay, huwagad, no? Ama yun. So, ganito yan. Lagi sa Holy Spirit, pag sinabing mainit sa paglilingkod, fervent in spirit, okay, yan, nag-soul winning, nag-matid sa church, kanta-kanta, tapos pati yung kakantain mo. Sa, sinabi yung si Pastor, ganun eh. Iwanan ko na yung ano, baka mundo, ito na kinakanta mo. Tapos bigla. Ay, si kapatid, ganyan na kinakanta. Nag-tiktok lang, ano man yan. Ay, nangyari. Tapos nagliliyab siya sa paglilingkod sa Diyos. Yung kasi una, binuhusan mo ng malamig na tubig eh. Diba ikaw ba? Sino mo nag-ano dito? Kami dati kasi, naranasan ko yung ano nga, yung sobrang physical sa ano kami dati, taekwondo, tsaka CAT. Kaya maganda yung CAT na yan, huwag kayong magalit ha. Depende lang kung matinuhi yung mag-ano sa inyo. Yan, naranasan na ako, ano yung ginagawa sa military? Medyo pinapatikim kami. Ang sarap nung pag lumalakas ka na, bumibilis ka na, tapos bandang hapon, meron pa kaming taekwondo. Ang sarap, parang tapos pag bandang hapon, di ang bilis mo na, ganyan. Tapos bigla kang ano, buhusan ng malamig na tubig. O sige, ang hirap bumangon. Nag-init na yung katawan mo eh, di ba? Or, iba naman, nagda-diet, tuloy-tuloy na, mapayat ka, tapos biglang, uy, pagkain. Paudo, ano man yan sa minomonitor mo pa, yung wala na to. Bigla kang, so kaya number 5 pa rin, no? Ang nag-guide talaga sa atin, Holy Spirit. Amen? At paano nag-grieve yung Holy Spirit ngayon? Kasalanan. Okay na eh. May ginawa kang matinding kasalanan. Ano mangyayari sa ano mo? Tuloy-tuloy ka na dapat biglang. Kaya kasama po yan dyan, take the lead of the mature Christians ngayon. Huwag mo rin aasarin yung mga ano mo, mga leader mo. Amen? Especially yung pastor mo kasi napansin nyo naman yan, di ba? Eh, paano ako dyan mag-church? Eh, pinagalitan nga ako ni pastor eh. Tatay mo, pinapagalitan ka rin eh. Tiwala lang. Okay? So, pero huwag na huwag mong i-quench yung spirit para hindi ka rin mahihiya sa Diyos. Amen? Tuloy-tuloy lang. Okay. So, ayan, number 5, take the lead of mature Christians, especially the Holy Spirit. Next! Ito na, ito yung laging binawala sa Bible, no? Lalo sa ating pag-aaral. Okay na, doon ka na, gumagawa ka ng tama, okay na, sumusunod ka sa leader, okay na yan, basta, tuloy-tuloy na ako dyan. Paano ka ba hindi mawawala sa kalooban ng Diyos? Number 6, nabasa natin dito, paibasa nga po, ready, go. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly,
comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow the righteous rule, both among yourselves and to all men. Okay, so lumalakad ka na. Ano yung wala nang hinto sa akin? Meron. Ito yung madalas nakakatisod sa atin, no? So, maayos ka na ng lakad mo. Merong ibang tao ngayon, na kala ko ba okay tayo lahat dito? Bakit may tayo isang kasama dito? Either, backslide, even worse, talagang matindi pala yung ginagawa, or even worse, sa church, pakitang maayos, bandang uli, hindi pala maayos. Yung mga ganun ba? Nangyayari talaga yan. Anong gagawin natin? Si kapatid, ganyan, tapos biglang, alam mo na, sa mga young people, nag-fornicate, ganyan, nakakala yan, bagsak yan, no? Anong gagawin? So, number 6, para hindi ka mawala sa kalooban ng Diyos at manatili ka doon, consider the negative things and deal accordingly. Ibig sabihin, dapat alam mo meron yan, hindi yung may mogul ka. At may ganyan sa church, ako na nga. Tigil ka agad, parang hard stop. Ayun, may ganyan sa church. Hindi mo alam. Dapat alam mo. Kaya inaaral natin siya sabi dito, warn them that are unruly. Kaya mapansin niya, pag meron tayong bago na naman dito, kasi pastor, bakit ang ganon? Eh, parang hard stop din siya. Parang may kalokohan talaga. Hindi siya dapat ganon. No, sabihan mo na, at least meron siya pagkakataon na itama yung sarili niya. And then, tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng... Ano pa? Ano yung unruly? Yung mga parang di walang rule. Ibig sabihin, tigas ng ulo. Warningan mo agad. Hindi yan asof. Galit yan. Comfort the feeble-minded. Hindi lang mga matigas ang ulo sa church. Meron ding mga mahina naman. Ano yung mahina? Sina-challenge na, yung iba okay na. Mga ganyan siya nakaka-discourage siya. Pero dapat alam mo may mga ganun. I-consider mo lang. Di ko naman sinabing, So consider other negative things or other negative people and deal accordingly. Meron mga mahina. Huwag mo sundan. Huwag mo rin masyadong, alam mo na, hindi mo lang gagawin mo, sabihin mo kay pastor. Amen? Support the weak. O may mahina. Basta, lagi ko nalang akayin. Kung mahina ka, hindi paakay mo sa iba. Ganun kasimple yun. Amen? Kung kaya mo, gawin mo na. But, papatulong ka pa sa iba. Be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man. Ibig sabihin, pag ginawa ka ng masama, nakita mo masama, gagawin ko rin ng masama. Masama ang ginawa sa akin . Pati ng paglilingkod mo, yung pipigilan mo yung sarili mo. Amen? Kaya sabi dyan, be patient. Okay? Ito, maganda. But ever follow that which is good. Alam mo yung mabuti kanina, di ba? Umaga, inisa-isa natin yun. Yung sa Diyos, yun ang mabuti. May negative . Gusto kong putusan . Alam mo yung maganda, di ba? Ito yung maganda, Consider mo yung maganda. Dito ka sumunod. Parang ang sarap mang-asal din. Mag-backslide, tas ikaw yung papalaw. Mas parang sarap din nun . Gusto ko tawagan muna yung pastor para di sinasabi nyo kanina, di ba? Bisitahin nyo naman kami dito. Paghandaan nyo kami at ano man yan, bigyan nyo rin kami ng tablet. Or ganun. So, hindi ganun. Ang siyempre yung, kung ikaw nag-support, tingnan mo kung ano kaya mong support sa kanila, pero at least alamin mo na yung mga ganun tao, kung ano yung kaya mo, alalayan sila, gawin mo. Again, hindi mo kaya, tumingin ng tulong. Okay? At ang obvious na dapat ating consideration or dealing dyan, iwasan mo na lang. Okay, nakita ko po si ganyan dati, palda ganyan. Ngayon, short na. Pastor, rin ako, babae rin ako, parang maganda tayo, parang nainggit na ako, pastor. Iwasan mo! Amen? 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 Pati nga lang, hindi lang sinabi, abstain from evil. Pwede naman sabihin ganun, alam nyo ba yun? Sabi niya, from all appearance, ibig sabihin, medyo parang masama yun, ay iwasan mo na yun. Tandaan yun, mabata,
Parang masama yun. Hindi ako sigurado. Iwasan mo na! Ano mga uso na naman ngayon? Halloween na naman. Iwasan mo na. Kasi pag hindi mo iniwasan yun, yun nga, parang doorway yun para gumawa ka rin ng masama. Amen? Amen? Amen. Consider all the negative things and deal accordingly. So, meron dyang, yun ang sasabi ko na, iwasan mo na lang. Kung kaya mo suportahan, suportahan mo. Kung di mo na kaya, at ikaw rin ay matitisod, iwasan mo na lang. Number 7. Paibasa, ready, go. Despise not prophesying. Prophesying. Pagway po is verb. Okay? Prophesy. Pag noun, letter C, prophecy. Okay? Nainilito dyan, kasi nasabi ko na lang. So, nasabihin nito, meron bang ano yung despise? Pag sinabi despise, look down. Eh, wala yan. Preaching na naman. Di ako makikinig dyan. Sila makikinig. Ako hindi. Galing ko, di ba? You despise, eh? Alam ko na yan. Wala lang naman yan, eh. Kasalita, sigaw pa dyan. Ganyan-ganyan pa. Eh, sabi doon, wag mong i-despise. Kaya kami saan, gumagawa ng paraan dito, kasi basang-basa ko rin kayo, pero iba sa inyo, siyempre, di ko rin siguro basa. Ay, mga bago, di ko rin alam. Or yan, nakikinig ka, mukhang nakikinig ka, pero mamaya na naman, may iba yung idea, di mo nang gagawin. So, para manatili ka ngayon, sa kalooban ng Diyos, wag mong i-despise yung prophecy, prophesying. Pag nag-preach dyan, okay, sige, pwedeng, hindi ka naman ako believe doon, pero at least ilagay mo sa isang compartment na utak mo na narinig mo yun, natanda mo yun. Yun ang the least na pwede mong gawin. Huwag mong, wala lang yan. Bakit ba 3 times, 4 times tayo a week? Huh? Kailangan ba yan? Pag nagtatanong ka na ng ganun, either tama ka, kaya malamang mali ka. Kaya sabi nga siya kanina umaga, kung one time a week, kung once a week lang tayo, panalo ako doon. Imagine nyo, sabi natin yung pumapasok na tithes, kung magta-tithes mga kayo, the same every week, tapos ako, isang beses lang mag-upis siya isang linggo, sino panalo doon, di ba? So ako, hindi pa napagod. Pero bakit tayo ganyan? May ganyan. Kung ano yung makakatulong sa inyo, yung gagawa natin. Kaya, kung nag-iisip kayo na so-sobra na isang preaching at umatid na ako last week, atid pa ba ako ngayon? Naisip nyo ba yun? So huwag nyo despise. Amen? Kailangan nyo yan. Sabihin, hindi ko, kailangan mo yan. And number 7, attend and listen in church services sa preaching. Makinig. Makinig at matuto. Amen? Hindi makinig lang sa tenga. Obviously, sa utak nyo rin, pinaprocess nyo yan. Naintindihan ko, mahirap yung ginagawa nyo eh. Diba, nakaupo na kayo, at may microphone pa, at may ang hirap, diba? O, diba? Subukan nyo dito. So, in a way, mahirap kasi nga, iba-iba kayo ng, diba, ng level of understanding, yung familiarity sa salita ng Diyos, saka sa nagamit yung terms, and so forth. Pero, attend lang, amen, makinig, subukan nyo makuha yung dapat nyo makuha, hindi kayo lalayo sa kalooban ng Diyos, amen? Kung lumayo mo ngayon, makakabalik agad kayo. Kasi nakikinig kayo eh. Yan ang ano natin gawain dito lagi. Aral, aral, aral. Ay, yun lang. Wala bang ano dyan? Yun na yun eh. Number 8. Lapit na po tayo. Paano pa tayo mananatili at ni mawala sa kalooban ng Diyos? Sabi dyan, prove all things. Yun na yun. Ibig sabihin, may nakita ka kanina, may nagtatanong. Kasi si Brad na naman kanina, sabi, ano may nagkaiba, pastor, nung ano, yung, may tanong, kuya, kanina, yung, alimutan ko. Yan, yung kanta nila, tsaka kanta natin. May pagkakaiba ba?
Meron. Sabi nga sa inyo, lahat po ng ginagawa rin dito, lahat dyan, sinubok natin sa times, ibang inadapt natin sa ating Mother Church, yun yung maganda. Kung meron tayong nakakuha sa Mother Church na hindi ganung aganda, alisin natin yun. Lahat po yan, kaya may ibig sabihin lahat dyan. Eh, lalo yung kanta. Kasi po, natakil na namin dito yan, dati, na yung kanta pa lang, ilang buwan nga kami nun, naboring nga yung iba eh. Eh, sobrang importante ng kanta, so may pagkakaiba meron. Okay? So yun yung kaya si Kuya Joe nagtatanong kasi ito yun eh, pool things. Kasi sinasabi niya, eh ba't naman ako dyan? Galing na nga ako kung saan-saan eh. Ganon din po ako dati, sentiment ko dati. Galing akong Catholic, alis ako, tas baka naman ganun naman yan eh. So, anong gagawin mo? Dapat, pool things, ibig sabihin, lagi mo tinatanong sarili mo, alaalam mo, ito ba ay kalooban ng Diyos? Kahit anong maliliit na bagay, katulad yun, music. Ano pa? Yung programa natin, yung time natin, ano pa, lalo yung mga inaaral natin, yung mga ina-adapt natin, yung pinipreach natin, lahat siya, tingin mo, ganun ba talaga? Ganun ba talaga yung soul winning dapat ba? Dapat ano, every Sunday, Saturday lang, di ba pwedeng araw-araw? Pwede naman. Ano pa? Yung mga maliliit na bagay, katulad nung, ay, may sinigawan si Pastor dyan, kailangan bang gawin yun? Isipin mo, aralin mo. Malaya kang gawin yung prove all things. Ibig sabihin, hindi ka darating sa yung status na ginagawa ng iba na, eh, okay na yan, eh, pare-pareho lang yan. Kung ganun ang attitude mo, lalo kang mawawala sa kalooban ng Diyos. Kasi napagod ka na, hindi ako nakapagod minsan yan. Pero nga, kailangan eh. Inuto sa iyo, para naman sa iyo din yan. Yung basi, hindi pala katabaw. Pero sa tabaw, minsan, ganun yan. Minsan, yung boss nyo, malit na bagay ay pinupuna pa. Kasi nga, gusto natin gawin yung maayos sa trabaho. Amen? So, lalo sa doktrina yan. Prove all things, alamin nyo. Tapos, move na tayo sa 21. Number 9. Prove all things, number 8. And then, pag napatunayan mo na, ito pala yung tama, ito yung tama, ay manatili ka na. Amen? Yung sabi, hold fast, ito na yun. Ito na yung tamang kaligtasan. It makes sense. Matapang tayo, nangangaral kasi alam natin totoo. Okay, yung Calvinist dati, parang nagaganyan din ako doon. Pero ngayon, alam ko, basura pala yun. Diba? Repent of your sins. Ah, mali pala yun. So, alisin mo na yun. And ito yung saktong-sakto na, manangan ka na dyan. Amen? Huwag ka na nga alis. Ganun din sa church. Kaya sabi kanina ko kay June, ay, ang ganda pala nito. Hindi lang pa sa akin, pati sa mga anak ko, pati sa asawa ko. Aalis ka ba? Eh, may gagawin ako pag Linggo eh. May pwedeng gawin pag Sabado, kaya sa break. Maglalaba pa ako, basta. Mag-review pa ako. Ano i-review mo? Sige nga. Lesson, basta. Para pumasa. Paano yung papasa ka doon? Anong pinapasa mo? Eh, parang mataas yung, grade. Parang ma... Anong ko? Di ko alam. Mataas yung grade para... Ano? Kumita, o. Oh, kumita, o. Oh. Ngayon, babalik ka rin sa Panginoon, eh. Nakita nyo kanina, kaya yun ang introduction natin. Ano ba yung mabuti? Pagbabalik mo yung mabuti, yung mas mabuti sa mabuti, hindi, yung pinakamabuti, pagbabalik mo sa mabuti, hindi, eh, mabuti rin ito eh. Ito yung pinakamabuti. Man, huwag ka nang aalis. Stay in the will of God, number 9, and never let go. Ngayon, kung hindi ka pa nga sigurado, hindi siguraduhin mo. Pero pag alam mo na, matibay na, wala nang makabali. Alam yung Christianity, pag inaaral yung Christianity, kasi iba, ninyo-neutralize tayo, eh, may Christian ka, may Muslim. Okay, parang... Make sense? Hindi pantay yan. Yung Muslim, ginaya lang sa Kristiyano. Tandaan nyo yun. Gaya-gaya lang yan. Hindi yan pwedeng kumpara. O ngayon, kung Kristiyano ka na, bibitaw ka pa, yung tunay pa, eh, Baptist ka pa, soul winning pa, King James only pa, siya ka malalagay! Sige nga, sino may alam sa inyo na mas matindi pa sa atin? Kahit sabihin nila na, eh, Baptist din naman ako eh. Oh, wala na bang better? Sa panahon natin ngayon, wala akong alam. Kung meron kayong alam, doon tayo. Tingnan natin. Alam ba kayo? Wala. So, eh basta hindi ko masakyan. Masyado kayong strict. May sabi dito eh. Stick saan?
Tapos na natin. So, prove all things, stay in the will of God. May dadagdag pa ba tayo doon? Isa na lang. Sabi dyan, the very God of peace sanctify you wholly, I pray. God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless to the coming of the Lord Jesus Christ. So, yung peace na yan, nabanggit natin yan ata sa isang mga devotion natin. Sino ba yung nag-devotion nun? Sabi dyan, mark the perfect man. Sabi, for the end of that man is peace. Naalala niyo yun? So, ano po yan? Kaya number 10, focus on the goal. Paano ka hindi mawala sa kalooban ng Diyos? Iniyayanig ka na nga. Okay, katulad yan. Nandito na yung asawa, tanak ko, okay na. Minsan, yayanigin ka pa ng kalaban. Okay? May magpapasok pa ng ibang idea sa'yo. Magpabaho ka na lang, ano, pati Linggo. Good luck, di ba? Ano ba? Doon ka na lang sa ano, doon, oh, may bigas doon. E dyan, minsan-minsan lang. Nadaanan na yung baptism, lalaki, di ba? O sana nga, ginagawa nila kalooban ng Diyos. Eh, kaso mabalitaan natin, nagkakagulo. Kasi may mga in-adopt sila sa church nila na hindi pala dapat nila in-adopt. Mas gusto nyo ba doon? Hindi, walang kapahingahan doon. Kaya sabi siya, pag-pray natin yung ano. Hindi sinasabi ha, pero may nabalitaan nga kasi ganun kasi pag nagkakapera na, yun na, kung sino-sino nag-uunahan. Wala nang organization. Pag yung pastor meron ding in-adopt, ma-compromise sa church, takot na rin yan. So, pagpasalaman nyo na ganito pa yung structure natin, wala tayong kinakatakutan na kung anong bagay na, alam mo na, makamundo. Amen? Amen. Ngayon, kung may umayanig sa inyo, sa pamilya nyo, focus on the goal. Amen? Alam nyo anong ginagawa natin, ito yung mga kabutit yung gusto ng Diyos, and therefore, rewards sa lupa, hanggang sa matay na tayo, mga apo natin, and then sa langit. Focus. Eh, sabi dyan, no? Yan, yun ang end nyo. Pag kayo ay tuloy-tuloy lang sa kalooban ng Diyos, hindi katulad ng iba na susulpot, wawala, susulpot, lilitaw, lulubog. Ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Wala na, hindi ka na nakapag-focus eh. Ikaw mismo tatama rin yung iba, tinatulungan ka, tatama rin din yun. Gusto mo ba yun? Kaya, basahin ko na lang po sa ating pagtatapos yung Romans, medyo parallel verse niya, no? Hindi ko nabanggit yung ibang verse. Sabi sa Romans 12. Ano ba dito? Hindi ko nalagay yung verse. Anyway, sabi dito, let love, yan, be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. But basta ba tayo magalit ka naman sa mga bakla? Okay, no? Pwede bang mahalin natin sila, mahalin natin ng Diyos? Pwede ba yun? Hindi mapakompatible yun. Eh. Pag gusto mo yung mabuti, magagalit pag sinabing abhor, yak! Eh! Ayoko niyan. Eh, di, may kilala ako. Gusto niya rin yan. As gusto niya rin yan. Plastic yun. Nalilito na yun sa utak niya. Di pwede yung magmahal na mahal mo yung mabuti. Yung mali, yung kasinungalingan, yung evil, masama, hindi mo gusto yan. Kaya yung pretext siya dito eh, let love be without dissimulation. Ganda, di ba? Kasi pag nalilito kayo, yung mga nagmamahal din sa bakla, eh, mahal din natin yan. Nagkukunwari lang yun. Pag sinabing dissimulation, kasinungalingan yun. Okay? Kaya, yun lang, pinaralel ko lang doon sa ating pinaka-verse kanina, yung ano nga, sa 21, hold fast that which is good. Ito naman, cleave to that which is good. Amen? Manatili ka na daw, wag mo nang iiwanan, wag mo nang, hindi mo aalis sa church, pastor eh, ano ka naman, ang tawag dito? Liliban-liban ka naman. Hindi ko iniwanan, pastor, eh. Bumabalik pa ako, eh. Sabihin mo yan sa asawa mo. Hindi ka, ano na yan. Hindi ka naman iniwan, ah. Umalis lang ako isang taon, eh. Oh. Hindi lang kita binigyan ng pera, eh. Oh, iniwanan ba kita? Sampaling ganun. Kaya ang Panginoon, ganun din, ah. Hindi ko iniwan. Huwag mong iwanan
Sabi sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembly. Kasi pag iniwanan mo yung assembly, parang gusto mo na umalis doon. Maghahanap ka na ng konting dahilan na lang, aalis ka na. Amen? So, do you want to stay in the will of God? Amen. Hold fast that which is good. Mabuti ang Panginoon at gawain niya at lahat ng patungkol sa Kanya. Huwag ka nang aalis. May nagpapaalis sa akin challenge mo. Ngayon siya yung maalis sa buhay mo, yung nagpapaalis sa'yo. Basta asawa ko yun Paano yun? Problema. Hindi, may ano dyan. Ayoko nang patagalin. Pero may paraan dyan. Amen? Mabis tayo. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, na delay din ang aming delivery. But I pray, especially kung sino na kailangan itong mensahe nito, lahat naman kami, I pray na alamin namin ano yung mabuti, nakita na namin, Panginoon. Magsig pa kami ng kabutihan niyo, Panginoon, sa inyong salita, wisdom, kanina nabanggit kanina, inyong spirit, Panginoon. Yun ang aming is desire. Pag nakita na namin, Panginoon, natikman na namin, mag-desire pa kami na mas mabuti. At never na kami nga alis, Panginoon, na kung ano man yung may challenges, na makalis kami sa inyong kalooban, ay i-deal namin, Panginoon, kung tao man yan, or what, manluloko, or what, manghihina. Panginoon, kayo pong gagabay sa amin, kayo pong tumulong din naman. At maraming salamat sa bawat isa dito, Lord. I pray na on the same page, Panginoon, gusto namin na kayo ay ma-please sa aming buhay. So I pray, tulungan niyo po kami, Lord, at especially mga detalye na aming pananabataya, kayo po nakakalam. So I pray na tulungan niyo bawat isa kung saan namin kailangan, Panginoon. Alam po, Lord, mga panapalalangin namin pa rin, anniversary, bilang katagumpayan. Ma-encourage ang bawat isa, Panginoon, na mahalin yung salita. Nandun po yung lingkod, Panginoon. Magpapagpapira ng maayos na message sa Sabado and sa linggo rin po, Lord. Ingatan niyo po bawat isa. May malulating. Jesus, let me pray. Amen.